Sa punto pong ito'y makakausap natin si Mr. Zia Alonto Adiong, ang Assemblyman ng Lanao del Sur, 1st District. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie, magandang season po ito. Yeah, magandang tanghali, Connie. Mm-hmm. Ito na nga ho, ano, nakakalungkot na isipin, ano, dahil mag-iisang taon na ho ang Marawi liberation, pero tila, eto, hindi pa tayo makabalik dun sa 20,000, tama ho ba? Yung mga nasa mga kababayan natin, hindi pa rin makabalik po sa kanilang mga lugar? Well, that's a rough estimate, Connie, dahil meron pa talaga mga pamilya na naninirahan pansamantala sa mga evacuation centers sa Lanao del Norte, pati na rin dyan sa mga evacuation centers dyan sa surrounding barangays ng Marawi, Central Marawi, nung Namaa. So, rough estimate yun, Connie, kasi hanggang ngayon, patuloy pa rin yung pagbibigay sa kanila ng assistance tulad ng relief goods and everything. What's so important na dapat natin na malaman is yung dapat na i-construct ng permanent shelter, no? Kasi sa ngayon, yung temporary shelter natin, hindi niya na-accommodate yung volume of people that were displaced during the siege. And I think it's also proper that we need to set up na and identify where the permanent shelter will be established, no? Para at least ma-accommodate na rin yung dapat na i-accommodate ng mga IDPs ng Marawi. Opo. Siguro, let's put things into context, no? Kasi, syempre, dito sa aming lugar, ano, halimbawa, tayo nag-uusap ngayon, kung hindi ka nakatira sa isang evacuation center, naiintindihan natin, syempre, na hindi mabilis na talagang gumawa at gumalaw, di ba? Lalo na napakalawak ng pinsala dyan sa inyo pong lugar. Pero, kapag ikaw ho ay nakatira sa evacuation center, yung isang araw, dalawang araw, kahit na sabihin na natin na buwan, ano, especially ito, isang taon na po sila, talagang mahirap, hindi ho ba? So, papaano ho ba? Para lang dun sa mga at least nakakanood pa rin po sa atin, ano ho ba ang talagang masasabi ninyong assurance na anytime soon ay magiging normal na ulit ang kanilang buhay? Well, yung tungkol naman dun sa reintegration, kasi yun naman tatawag dun, yung reintegration ng mga IDPs, no? Bumalik sa kanilang mga tirahan. Lahat yan nakadepende kung paano natin i-accommodate sila doon sa na-identify ng mga temporary shelters, pati yung ipasasagawa pa ng permanent shelters. Because definitely, itong MAA, yung tinatawag nating most affected area, ay hindi pa nagsisimula yung reconstruction. No? Kasi may mga facing yan eh. Sa ngayon, I think clear naman yung area na yan from unexploded ordnances and IEDs. And pagkatapos na po yun, papasok na po yung sinasabi natin yung debris, no? Collection and management of the debris. I think the Task Force Bang Marawi has already identified yung sino po ang contractor na mai-involve doon sa collection. Yung collection ng debris, it also constitute yung pag-clear ng mga structures and mga buildings na hindi na magagamit dahil sa sobrang tatad na ng bala, no? And na-weaken na rin, na-compromise na rin yung mga foundation ng mga buildings dyan because of the massive airstrike na nangyari for the past 5 months. And I think yun yung issue na yon, everything will depend on how long and how fast will the reconstruction takes place. Kasi the reintegration at saka pagbabalik ng ating mga IDPs will definitely be accommodated once we have this facility to accommodate them, no? Both in the temporary shelter and the permanent shelter. That's why ang isa sa panawagan natin, mapabilis, no? While waiting for the reconstruction itself, mapabilis na rin yung pagbibigay sa kanila ng isang mga units para doon na rin sila ma-accommodate. Dahil tama ka, Connie, no? Hindi biro ang tumira sa isang evacuation centers. Lalong-lalo na yung mga pinapoprovide ng DSW, ng mga tents, they are only good for about 6 months. So yung mga nakatira dyan ng mga pamilya, since mag-iisang taon na, no? Mag-iisang taon na yung kanilang kalbaryo dyan sa mga evacuation centers na yan, dyan sa mga tent city na yan na tinatawag, no? So I think it's a way of bridging yung gap na sinasabi between them displaced and the opportunity to return to their to Marawi, at least man lang, no, mabigyan sila ng medyo decente yun na nga po shelter. Yun pong sir na sinasabi niyo, mabigyan man lang sila ng mas decente, hindi tent, kumbaga, no? Diretso na natin. Yung totoong structure na mas matibay, mas talagang they would feel that they're home kahit paano. Correct. Hindi ba? Kailan ba yan masisimulan? Yun muna, doon muna tayo.
So ngayon kasi ano, pinag-uusapan pa doon sa issue ng land ownership eh. Kasi sa ngayon, nagsa-scout pa rin ng NHA kung saan sila pwedeng bumili ng lupa para papaglagyan ng permanent shelter. No, ina-identify pa nila ngayon. Ang isa sa mga criteria nila is yung area sana na paglalagyan ng permanent shelter should be accessible, no, mas malapit doon sa city. Ibig sabihin, hindi masyadong inconvenient para sa mga titira doon yung transportation, yung malapitan sa ano, negosyo, malapitan sa ano, sa opisina, kung may nag-opisina sa kanila. So sinescout nila, nagsisurvey ang NHA ng pas ng ano, no, possible land area kung saan pala paglalagyan. So may mga issue kasi diyan ng land titles, may mga issue diyan ng ownership, no. So they really have to make it stringent yung process by which they would ano, they would enter into a negotiation, yes, or transaction with the possible land owner. So sa pero ngayon, gaano katagal ho 'yun, sir? Mga gaano katagal? Nag-start na 'yan, Connie, nag-start na 'yan last year. And there are and there are potential sellers ng mga land. So it's just meron silang vetting process kasi na in-place 'yan to make sure also that there won't be any problem later on pagdating doon sa ownership ng land, no? Mm-hmm. So kasi ang kinakailangan mo diyan, Connie, hindi lang 500 square meters. We're talking about hectares and hectares of land. Right. So kailangan talaga they really have to make sure that the vetting process na maganda yung pag-identify ng at saka yung mga papeles ng mga dokumento ng ownership ng lupa ay walang problema, no? Right, kasi iniiwasan nga na magkakaroon ng problema later on. Sir, and marami pang mga private companies and corporations like San Miguel and other and private entities that are willing, no? Willing to provide mga housing units. It's a matter of ano, identifying lang na last. Doon talaga nagkakaproblema because of the vetting process and identification and the families that have the necessary documents to prove ownership. So before they can even start with the transaction and negotiation. Yes, sir. Pero ito nga, sabihin na natin, yung mismong mga contractor na sinasabing wala pa. Ano ho ba ang nagiging proseso dyan? Bakit matagal na, at least yung pagpili man lang, di ba, kung sino yung magko-construct? Yeah, meron kasi silang in-adapt na Swiss challenge, no? Remember, in-adapt nila yung Swiss challenge para mapabilis. Kasi kailangan natin maintindihan, yung mga contractors na ma-involve dyan, hindi lang talaga siya generally the reconstruction stage. Merong phasing kasi yan eh, merong contractor na ma-involve during the debris collection kasi sila din ang magpo-provide ng mga possible na mga crusher eh. Dahil tonelada, koni ang pwede mong mama-collecta dyan ng mga debris, no? So what will you do with the debris collected? Kung saan mo ilalagay, saan mo siya itatapon, or anong gagamitin ba? No, it could be reused, no, recycled na isang material para doon sa reconstruction. And after that, may mga isa pang mga stages diyan eh. Halimbawa, yung electric lines, no? Sinong may involved na contractor na magpuputap diyan? Sino yung may involved doon naman sa water supply? And as well as yung pag demolish, no, ng mga hindi na magamit ng mga infrastructures, and also yung gagawa doon sa mga road widening in pag-identify doon sa lupa. Opo. Sa posibleng may pabalik doon sa mga taga-may-ari. So kung titingnan mo talaga, Connie, may stages talaga siya, no, yung reconstruction. And so matagal pa to talaga, matagal sila, yes. And diba nung unang mga interviews natin, ang dinidemand ng mga tao is ma-involve na yung mga local contractors. At least man lang yung kayang gawin, no? Yung kayang gawin ng mga local contractors natin para at least little by little naiipsan na natin yung dapat na problema, masasolve na natin yung mga problema. I think yung collection of debris on the part of si mas malapit dito sa may hindi affected na area, mayroong mga stages, may mga areas naman dyan dun sa reconstruction mismo na kaya naman gawa ng ating mga local contractors, no? So at least yun ang mga isa sa mga suggestion na nanggagaling sa mga tao at saka sa mga LGUs. Yung pag-identify kasi isa sa mga nagiging challenge yung pag-identify ng mga ownership ng land. No? Dahil, I'll just give you an example. In one structure, pwede ka makakita dyan ng limang pamilya.
dahil ang mga Maranao very clannish nga sila eh, no? Mm-hmm. So isang bahay, posibleng ano ito, inheritance ito, galing pa ito sa kanilang mga lola at lola, and ang nakatira diyan ay limang pamilya. So that is the identification of the real owner is also a challenge, no? So I think itong mga ganitong issue ang medyo nagpapa-delay. Patagal, but nagpapatagal, no, sa ganitong proseso. But I think kailangan na talaga natin na masimulan yung reconstruction stage. And ang task force, kailan po ang timeline natin dyan, sir? Yung para lang masimulan yung reconstruction phase na yan. Well, yung task force Bangon Marawi kasi nag-set sila ng groundbreaking on the 17th, supposedly as a Wednesday, no? Yes. So I don't know if mamatuloy yon kasi nga nabalitaan namin na ang presidente talaga mag-inaugurate ng groundbreaking na yan. But I think the president is not available on that date. So baka i-move nila on 28 within mm-hmm. this month, no? Kasi dapat talaga paspas na yan yung pag-inauguration. Okay. Dahil, pero in terms of sa system po, sir, ito pang huli na lamang po, ano? In terms sa sistema, wala naman kayo nakikita ang mali para hindi umusan ito ng maayos? Well, wala naman tayong nakikita na hindi proper, no? Mm-hmm. Hindi proper. I think all the system, yung system in place, ay na-identify na niya doon kung anong kailangan. Halimbawa, yung sa survey ng DNR and yung land survey office ng DNR, yung collection of debris. Because all of this, itong in place sa system natin, it emanated from series of meetings, ng mga subcommittee meetings, involved there ng lahat ng agencies, pati na nilang LGU ng Marawi, LGU ng Lanao del Sur. So lahat ng napag-uusapan doon sa subcommittee na yun, to include also yung other sectors like yung mga sector ng traditional leaders, right, sector ng religious leaders, nasasali doon sa mga subcommittee meetings na yan, no? So ito yung mga system na na-in-place dito, ay sabi ko nga nagsimula ito doon sa resolution na nangyari na ibigay ng mga subcommittee meetings na ito. So we don't see anything improper naman sa system. It's just that we need to fast track again. We wish you well, sir. No, para dito sa Hana, para sa kapakanan po ng ating mga kababayang nasa Tent City pa rin. Talaga masimula na po itong construction dyan. Maraming pong salamat, sir. Maraming salamat, Tony. Yan po naman si Mr. Zia Alonto Adiong, ang Assemblyman ng Lanao del Sur, 1st District.